Charlie, hindi ka naman pwede. Kiwi, dali. Story time. Story time. Pwede muna tayo ah. Pwede muna tayo. Upo ka lang dyan. Upo ka lang muna dyan. Sit down. Kobe, sit. Sit down ikaw. Sit down. Good boy. Good boy ah. Makinig kayo sa story ha. Makinig ah, Kobe. Makinig ah. Okay, may kwento ako ah. Tungkol sa... Makinig kayo ha. Mama Kat, makinig ka. Kiwi, makinig ka. Makinig kayo. Tungkol sa asong pinaka malungkot. Okay. Pangalan ng asong pinaka malungkot ay si Lana. Okay? Makinig ka, makinig. Si Lana, siya ang pinaka, ano, pinaka malungkot na aso. Pinanganak siya pinanganak pala siya sa Mexico. At tapos, sila na ay pinanganak siya, marami sila magkakapatid. Tapos dahil marami sila magkakapatid, lagi sila nag-aagawan. Kiwi, saka na lang pupunta, halika dito. Lagi sila, makinig ka dyan ha, lagi sila nag-aagawan sa ano, sa pagkain. So lumaki sila na sino naman yun? Yun na nga, naputo lang ating story. So yun na. Sit down. Good boy. Good boy, Kobe. Good boy. Good girl, Mama Kat. Ayan. Nangyari kay ano, kay Lana, nag-aagawan sila sa pagkain, di ba? Tapos, nung 5 months, medyo, hindi maganda ang, ano, pag-aalaga kay Lana. Parang ano siya eh. Parang, Askal. Ay, hindi. Labrador siya, mix. Tapos, ano, okay, tutingin natin yung ano ha. Okay, tutingin natin yung story natin ha. Okay, ayun na nga. Si ano, si Lana, lumaki siya na medyo ano, malayo sa tao. Kasi nga siguro hindi siya inalagaan dati. Tapos, lumaki na siya, na-adopt si Lana. So, pagka-adopt kay Lana sa bagong foster family niya, isang araw, kinagat niya yung ano, yung mom human niya. Okay? Kinagat niya, tapos, ay, hindi ka nakikinig. Sabi ko. Kinagat niya yung ano niya, yung human mom niya. Tapos, ang ginawa na niya, binalik siya sa sinurrender siya sa shelter. Hindi naman yung kinigil.